Ito na guys yung in-unbox natin. Ngayon guys, testing natin. Oh. Yan. Malas guys yung tunog niya pag pinipindot. Kasi guys, ito ay blue mechanical switches. Yan. So guys, yung kable niya naka braided na guys. Yan, upgraded na. Hindi basta ordinary lang. Yan, ito guys yung sa USB. Ano niya? Cord. Yan guys, testing natin to sa filter. Yan, saksak natin ito. Yan nga guys, bilaw na. Hindi naman guys, para mabago natin yung setting ng ilaw, download natin guys yung kanyang driver. Yan, check lang natin na, Rock XT-LE driver. Yan, download natin guys, para ma-edit natin to. Yan, magitingan guys. Ngayon guys, hanapin ito. Yan, Rock Kimat XTLE. Yan, saka natin to i-download. Yan, wait lang natin to guys. Yan, ito guys yung bina natin. Yan. Yan, open natin guys. More info. Saran, anyway. Yes. Next. 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 Install. Yan, finish. Yan, saka ito lalabas na guys. Yan. Kapag na-download nyo na yung driver, ito na guys yung lalabas dyan. Yan, Rock. Rock Fine Tuner. Mechanical Gaming Keyboard. Yan. Dyan kayo guys mag-edit. Magka-customize. Yan. Pwede nyo guys siya i-edit ng hanggang 3 beses. Yan. Hanggang profile 3. Kunyari guys, may gusto kayong baguhin sa pagta-type ng E. Yan. I-edit yan guys. Yan. Key assignment, macro, media. Yan. Ito guys yung macro editor nya. Yan. Diyan kayo guys mag-edit. Yan. Sa mga mahilig guys maglaro, para sa inyo guys yung mga ganito. Ngayon naman, subukan natin yung kulay nya. Light. Yan. Yung pagpipilian nyo guys. Pwede kayo mamili ng 14. Yan. Sample guys. Yan. Saka yan. Pwede nyo guys i-adjust yung kanyang brightness. Yan. Yung kanyang speed. Yan. Kung gusto nyo guys mas bumilis. Yan. Kunyari guys sa Pixon. Pwede nyo guys baguhin yung kulay nya. Kung ayaw guys ng puti. Yan. Yan guys. Select kayo customize color. Yan. Custom color. Yan. Ito nga pala guys, yung halimbawa ng RGB lighting. Tapos na ang i-download yung driver, pag-uusapan naman natin ito ngayon. Yung binili ko nga pala guys, 104 piece. Yan. Yung kanyang top panel dito ay aluminum. Yan. Yung gilid niya guys ay silver. Yung kanyang edge. Yan. Ayos to guys. Yan. Kung mapansin nyo guys, pagbigat yung pagkakaan niya. Hindi nga basta-basta agad mausog. Hindi kagaya ng mga ordinary lang guys na keyboard na magagang. Yan, ito guys, mabigat. Yan. Yung kanyang ilalim naman ay plastic naman. Yan. Yan siya guys. Hindi makita ay dito na. Logo. Yan. Pagkis yung pang-ano niya. Pang-angat. Yan, dalawa. Yan.
Yan sa Aris may goma dito. Ito naman guys yung itsura ng kanyang ilalim. Yung ilalim ng keyboard, yung cups. Yung kulay pala guys ng kanyang num lock, caps lock, saka yung screen lock, kulay puti guys. Yan. May kasama nga din pala siya na cup remover. Yan, testingin naman natin to ngayon. Buhay natin to. Yan. Saka hilahin pataas. Yun. Galang siya guys na kadali. Subukan naman natin na dito sa mga letra. Ganun pa rin. Makikita nyo guys yung blue switches nya. Yan. Kung mapapansin nyo guys, yung kanyang LED na RGB na sitas ng blue switches. Yan. At ganoon din sa kabila. Sitas. Yan. Saka may makita yun na logo na ganito. Yan, rock. Rock, baka naman. So, ayun nga guys. Yan yung design ng mga letra at numero niya. Yan. Simple lang siya guys. Kulay itim. Ang bili ko nga pala dito guys. 1,795. Yan. Nabili ko to guys sa Rock Shopee. Iwan ko lang guys sa ibaba yung kanyang link. Yan, kung saan ko ito nabili. Pati yung driver na kagis ko lang ito. Yan. Iwan ko lang ulit sa description down below. Yan. Sulit nga ba yung nabili kong mechanical keyboard? Oo. Kasi maganda na quality pa. Kaya, goods. Dito na nga guys, magtatapos ang unboxing ko ng Rock Mechanical Keyboard XT-LE. Yan. Sana guys, nagustuhan niyo ang aking content. Hanggang sa muli, paalam!